natin mga mamshi, kayo. Meron pa rin pakialam. Ako, Mia, meron talaga akong pakialam. Pero, alam ng mga anak ko na pagkita kong ayos, wala silang maririnig sa akin. Pero pag kailangan ko na magsalita, or kaya tinanong na nila ako, kailangan magbigay na, sabihin ko na lahat ng sa tingin ko. Kasi, tandaan nyo, ang advice na binibigay natin, eh, nag-a-absorb lang sa utak ng mga anak natin pag hiningi nila. Pag hindi nila hiningi, hindi nila na yan. Pasok, labas. Walang unsolicited okay. So, pag tinanong na nila ako, isang oras ako mag-i-explain ng tingin ko. Nasa sayo yon kung susundin mo. Kasi yun ang tingin ko. Tama yon. Pero dapat nag-i-initiate din tayo ng parang patawag sa mga anak. Oh, yes. O magtatanong din tayo, di ba, na mayroon ba tayong ano, may dapat gusto ka bang sabihin or dapat pag-usapan? Kailangan. Diba? Kailangan ng communication talaga open kahit anong mangyari. Correct. Kasi you know, minsan may mga magulang, no? Anak, kamusta ka na? Anak, kamusta anak? Melay, kamusta ka na? Okay lang. Okay lang. Wala eh. Wala na. Pasok na sa kwarto. Hindi eh. Kamusta ka na, anak? Okay lang. Anak, ano ibig sabihin ng okay lang? Okay lang. Okay ako ngayon sa school. Ah, okay ang school mo ngayon. Ano ibig sabihin ng okay sa school? Ano nangyari sa school? Don't always stop na okay lang. Kasi kadalasan sinasabi magulang, Ali, eh paano Doc Ali, sinasabi na anak ko, okay lang, okay lang, okay lang. And then I will ask the parent, eh, anong sinagot mo? Eh di okay lang, di wala na, tapos ang usapan. No, sabi ko, hindi tapos ang usapan. If you really want to talk to your children, be intentional. Okay lang. Anong anak ibig sabihin ng okay lang? Eh di, tsaka dapat meron din tayong mga... Oh, ba't ganyan na yung upo mo, tambay? Hindi. Dapat meron din tayong mga katuwang. Gaya na may mga asawa, may yes, mga papsi, bakit? Kasi minsan kasi yung mga anak natin, kasi di ba minsan hindi natin nararamdaman yung mga anak natin, mga gusto kitang kausapin, malay ba natin na sobrang seryoso na pala yung nararamdaman? Huwag ngayon. Di ba may mga ganun tayong moment kasi meron din tayong pinagdadaanan. So, dapat may mga katuwang din tayo na sila din yung tutulong. Pwede naman din tumulong. Tumulong na mag-advise, yung mga ninang na mga anak-si natin. Oo, pero ako naman ang opinion ko dyan, bilang magulang, huwag ka talagang maging madamot sa panahon sa mga anak mo. Okay. Don't be selfish. Kahit ikaw mismo na may pinagdadaanan, lagi kang maglaan pag gusto ng anak mo ng kausap. Ate Wilms, may gusto ka sabihin? Ako yung pakikialam, kailangan yun, kasi magulang. So, pag ako lagi ko sinasabi sa mga anak ko na dalawa lang yan. Kapag humihingi ka sa akin ng payo, kung magsisinungaling ka sa akin, sinungaling na payo din ang maibibigay ko sa iyo. Kasi makikinig lang ako base sa sinabi mo. Pero kung nagsabi ka sa akin ng totoo, totoong payo ang mabibigay ko sa iyo. Yun laging opening ko, o ngayon, nasaan ka doon, then tell me, direct to the point, ano yung problema mo, nasisinungaling ka, o sinungaling din ako. Nagsabi ka totoo, totoo din ako sa iyo. Pero at the end of the day, nanay mo ako, ha? Laban mo, sama ako dyan. Yes. Ayan. Sa iba, no? Yes. Ang parenting. And dapat irespeto natin yon. Kasi kung nag-work naman yan whatever sa family works mo, di why not, yes, diba? Yes, Shai. Ako kasi 13, 14, 17, so may karapatan akong makialam. Diba? Minor. Pero, kahit naman hindi ko sabihin yon, inaallow naman nila akong makialam kasi nga very open ang relationship namin. Kaya sobra, thank you Lord. I'm just so blessed na ang mga anak ko ay very open sa akin. At hindi mo lang yan iti-thank you Lord kasi pinaghirapan mo rin. Ginawa mo yan noong bata pa sila. In-instill mo sa kanila na mag-open sila sa'yo. Oo. Doc, question. Okay lang ba na talagang ngayon palang malinaw na sa mga anak mo na habang buhay ka, makikialam ka? Yes. Hindi sa habang buhay ako makikialam ako. Habang buhay ako, I will always be a part of your life. Doc, ano ang huli mong pwedeng may advice sa mga pinag-usapan natin ngayon? Tama nga naman. Let me pick up from all of them. Tama, sinabi ni Carla, Ma'am si Carla, na ang lahat talaga, kanya-kanyang style na parenting. Correct. Okay? Maganda yung style ni Wilma, magandang style din ni Sunshine, magandang style ni Nadia. Kanya-kanya tayong style ng parenting. Pero hindi natin pwede itanggi lahat tayo na nandito nakaupo, iisa lang paniwala natin. That as mother, tayo ang nagmamahal sobra sa anak natin. Tayo, we are the only person that can tell our children the truth. Tayo, nanay, ang magsasabi sa anak natin ang pagkakamali nila. Pero tayo din ang nanay na nagdadasal para sa ikabubuti ng ating mga anak. Ay, very well said, Doc. Yes, ang ganda nun. Ako, maraming salamat. Very well said, candidate number 2. Yes.